Buenas noches, señoritas y señoritos. Meron po mga senyales na nagpapakita na tila'y nagsisisipin na po yung mga opisyales ng Catholic Church, where I belong, sa pagsuporta po kay VP Lenny Robredo. At parang sinasabi po nila na inaamin na po nila na medyo mali po yun yung ginawa nila, na naging, embes po naging neutral lang sila, naging pareho sila sa El Shaddai naman po na under sa Catholic Church, pero sinuportahan si Marcos, at parang yung Iglesia ni Cristo rin po na embes naging neutral, na harap-harapan rin po hinikayat yung mga kanila, yung mga followers nila, para suportahan si Marcos. So ito naman Catholic Church na hindi po sila nagtago yung or hindi nila po itinago yung all out support nila kay VP Lenny Robredo, na natalo talaga kay Marcos. At ang masakit po dito ay hindi lang po natalo sila sa ngayon, kundi tatlong eleksyon na po sila natalo. Natalo sila sa eleksyon noong 2016, na kung saan sinuportahan nila si Marroas. Natalo sila noong 2019, kung saan sinuportahan nila yung mga kandidato na nila Marroas, na nila Pinoy, at ng Liberal Party, yung senatorial election. At natalo rin sila itong eleksyon na kung saan nanalo si Bongbong Marcos. So kaya po, dahil dito, inamin ng isang opisyal ng Guwan ng Catholic Church na parang sampal daw sa mukha ng mga church, ng church organization, ang pagkatalo ni Lenny Robredo. Kung maalala nyo po, may vlog si Vlogcaster noon kung saan bago pa man po yung eleksyon, winarningan ko na yung Catholic Church, na sinabi ko na huwag kayo masyado magpahalata o magpakita ng suporta kay Lenny. Kasi sabi ko, at yung parati nyo sinasabi na Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Sabi ko, kung paano kung matalo si Lenny, sasabihin ng tao na yung voice pala ng Diyos nandoon kay sa Iglesia ni Cristo, nandoon pala sa El Shaddai, kahit Catholic yan, pero sekta naman yan ni Brother Mike. Nandoon pala sa Diyos ni Kibuloy. So, yun po. Kumbaga, masisira yung credibility ng church, mawawala siya ng mga Catholics tulad ako, dahil sa mga sermon nila pabor kay Lenny, hindi na po ako umaattend ng misa. so sabi ni Juan, naging totoo po yung warning ni Vlogcaster na masisira yung kredibilidad at strength ng church. Dahil sa ginawa nila sa harap-harapan or obvious and biased support for VP Lenny Robredo. So sabi nga ni Boac Marinduque, Bishop and CBCP, Episcopal Commission or Conference of the Philippines, CBCP, Episcopal Commission on Social Communication, Chairman Marcelino Antonio Maralit, kahit daw moral choice yung suporta kay Lenny Robredo, pero medyo lumabas daw na sa pagkatalo ni Lenny Robredo, parang nawala na daw yung voice. Sabi niya, we have lost our voice as the hierarchy of the church. So parang nawala na silang hindi na sila parang
wala ng kredibilidad yung mga sinasabi nila sa mga tao. So sabi niya, what happened to our voice? Is it because we're not that credible anymore? And sometimes it's very hard and very, very painful to ask that question. But credibility, when its moral choice is based on your own moral ascendancy. So sabi niya, baka wala na rin tayo credibility. And I agree with him. Sabi nga niya, hindi kaya na disconnect na tayo sa tao. Yan, kasi yung tao, ayaw ng tao na maging masyado kayong kwan, bias sa isang politiko. Eh sana kung sumuporta kayo kay Mayor Isko, mas okay pa sa tao dahil pinapractice niya talaga yung God first. Pero hindi. Nagsuporta kayo kay Lenny Robredo, natalo rin. Kumbaga ang ginawa na ng church dahil sa suporta nila kay Kwan, kay Lenny, yung mga galit sa action ng church, tuloy-tuloy mas lumipat kay Marcos para lang ipakita na parang protest vote sa Catholic Church. So sabi nga ni Bishop Archbishop Maralit, yung election daw was a slap in the face to wake the church up, no, para gisingin sila. To wake the church up to the reality that we really should be rethinking about. Sabi nga niya, maybe we still have the morality and the moral ascendancy, but our message does not reach the people. Maybe we are not speaking the same language. So, yun. Parang, sabi niya pa nga niya na hindi lang daw nawalan yung connection nila sa tao, hindi na sila naintindihan ng tao. Ito rin daw, baka hindi rin daw, dahil daw hindi nila pinapakinggan ang tao. So, and I agree. Dapat pinapakinggan nila yung tao, hindi yung parang sinusubuan nila yung tao kung sinong iboboto ng tao. So, ito ang nakikita natin na indikasyon talaga na nagsisisi na nga ang church sa action nila. One, for supporting BP Lenny Robredo, and two, because naging bias sila masyado sa eleksyon. So as a result, inalis na ng tao yung suporta nila sa Catholic, sa kandidato na in-endorse ng Catholic Church. So sana magnilay-nilay yung mga church officials, mga bishops, mga monsignors, mga kaparian, mga seminarians. Ako rin naman, dating seminarista ako. At para maging mas relevant sila, maging mas credible sila sa tao. Pero sa ngayon, ang masasabi lang ni Blackcaster, tama yung warning ko sa kanila na masasaktan nyo lang, maapektuhan dito yung credibility at ng Catholic Church. The more mawiwiken yung Catholic organization kumpara sa aggressive na aksyon. Pero ngayon, masasabi lang ni Blackcaster, tama yung warning ko sa kanila na sana naging neutral na lang sila at nirespeto nila yung free will ng mga Catholic faithful kung sino ang iboboto nila at sinong kandidato isusuporta nila. So I hope this will be a big lesson to the Catholic hierarchy, to the bishops, to the priests, to the seminarians, to the monsignors, for them to see kung ano ba, saan ba sila nagkamali at paano sila maging relevant ulit in the lives of the Catholic faithful. So bantayin po natin itong issue na ito, itong soul searching ng mga Catholic Church officials, and please pakikalat po ito sa ibang Catholics and non-Catholics, because what malaki organization yung church and what they do also affects us, just as the decisions, programs and projects of the government, like the government of Bongbong Marcos, affects all of us. So binabantay dito po sa Blackcaster, we watch everything and we watch everyone. So thank you very much for watching.
Please don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. And see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.